Aiko. Umaasa raw si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na bago mag-Nobyembre, makakabuo na ang China at Pilipinas ng kasunduan ukol sa joint exploration ng natural resources sa West Philippine Sea. Ayon kay Cayetano, tinatayang mahigit 100 beses ang dami ng oil at gas resources sa West Philippine Sea kumpara sa nasa Malampaya. Ang ipinapanukalang hatian ng gobyerno, 60% ang mapupunta sa Pilipinas at 40% sa China. I'd like to see a framework agreement in the next few months, no? Kung kaya next 2 or 3 months, no? I'd like to see one, but it depends sa pag-uusap. So they're considering it, but we also have to ask them, answer the question to them, why 60-40? Puna ni Senador Risa Hontiveros, bakit pabibigyan ng hati ang China gayong meron ng desisyon ng arbitral tribunal na nagsasabing pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilang pinag-aagawang teritoryo? Depensa ni Cayetano, ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China ukol sa hatian ay isang paraan na ng pagpapatupad ng naturang desisyon. We are devaluing the import of the Hague ruling, which according to observers, is the single most important decision so far under the UNCLOS. If we can get the oil and gas in that area and follow the 60-40 of Malampaya and follow the Philippine Constitution, then I would argue that it is in fact an implementation of our rights under UNCLOS. Sabi pa ni Cayetano, walang dahilan para mangambang mababaon sa utang ang Pilipinas dahil sa mga pautang ng China para sa infrastructure projects. Hindi raw dapat ihalin tulad ng Pilipinas sa Sri Lanka na nabaon sa utang sa China o sa Malaysia na hindi muna tinuloy yung mga proyektong dahil sa pautang ng China doon sa pangambang mabangkarote. Yung mga nagkakalat na, you know, baka maging failed state tayo, baka marimata tayo ng nagpapautang sa atin, di ba? How can you have a debt trap if 1% lang ng debt mo is to that country? Patuloy raw ang usapan ng China at Pilipinas ukol sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Jam sa Sante Kaiko, GMA News.